Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang masasagap natin ngayon para sa mga Gemini. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong card na strategy. Paalala itong card na ito na matuto kang magtiyaga at saka maghintay sa magandang kapalaran mo kasi darating ito sa iyo. Tutulungan ka rin ng guide mo sa nakakalito or mahirap na sitwasyon. Magpatuloy at huwag mawalan ng pag-asa. Itong card naman na ito ang nagsasabi na suriin mo yung takot mo kung saan ito nagmumula para alam mo kung ano yung pagkakaiba ng realidad at saka ng nasa isip mo lang. May mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin na kailangan nating aksyonan. Hindi naman ibig sabihin hindi na maganda yung nakikita mo, wala nang magandang dulot ito. Meron pa rin naman. May posibilidad din na meron kang inabandonan na sitwasyon or person. Kasi sapat na yung kaalaman mo sa kung ano yung dapat mong i-let go. Alamin naman natin ang angel number mo. Six. The universe is working in your favor, especially when it comes to your relationship and finances. Kahit na tinutulungan ka na ng universe para mapabuti yung buhay mo, kailangan mo pa rin ng sariling desisyon at saka pag-aksyon. Kailangan na magmula sa'yo yung aksyon para alam nila kung ano yung kailangan mo. Magkaroon ng strategy or plano at i-let go ang fear or takot. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman nitong tarot cards. Eight of Cups, King of Swords at the World. Nakadalawang cards ka na para sa abandonment. Talagang final decision mo na ito. Kung sino man yung person na iniwan mo or tinapos mo na yung connection sa kanya, hindi niya ito matanggap. At kung magbitaw man siya sa'yo ng masakit na salita, hindi yun yung totoong feelings niya. Ang gusto niya ay magstay ka. Pero happy ka na sa desisyon mo. Sa career or negosyo, meron kang mga nakakasama na mahina ang loob. Nasasabi sa iyo kung ano yung problema, kung ano yung ayaw, na hindi ito yung gusto mong marinig. Ang gusto mo ay yung maging professional sa trabaho or negosyo. Minsan, nauubos din yung pasensya mo kasi hindi makasunod yung mga kasamahan mo or yung mga nauutusan mo. Pero anuman yung hadlang or delay na nangyayari ay matatapos na ito. Merong successful na outcome sa career or negosyo. Sa mga single, ay gusto mo nang kalimutan kung ano yung nangyaring heartbreak sa nakaraan. At naghahanap ka na ng makakarelasyon. Ang ilan sa inyo sa online mo hinahanap. Pinapakita rin kung ano yung gusto mong
next na makakarelasyon, yung loving at saka yung maiintindihan ka. Ang ilan na nasa relationship, magkasama man kayo or LDR ang connection nyo ng person mo, nagkakaroon kayo ng konting problema. Pero hindi naman ito yung nagiging hadlang para mapatibay ang relasyon nyo. Knight of Wands in Reverse. Itong card na ito ay warning na ang ilan sa inyo kung gusto mo mag-travel or magbakasyon, magkakaroon ng delay. Or meron kang gagawin na hindi mo maipagpapatuloy. Yon ay dahil sa may problem ang family or meron kayong problem ng person mo. Kasi sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nagkakaroon na kayo ng usapin sa mga legal issues. Posibleng mainitin yung ulo ng person mo, seloso, selosa, o kaya may cheating na naganap. Ano man ang estado ng relasyon nyo ng person mo, magkakaroon ng closure at clarity kasi mareresolbahan yung problema nyo ng person mo, lalo na sa mga legal issues or karapatan. The Justice, the Hangman, King of Cups in Reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung kino-question mo kung ano yung mga nangyayaring mahirap na sitwasyon sa buhay mo, nasa tamang destinasyon ka. Ito yung hustisya mo, ito yung nararapat. At saka good karma na ang nangyayari sa buhay mo. Marami ka ng napagtanto, marami ka ng naisip na magandang paraan para mabigyan ng solution yung mga problems sa person mo man ito, sa career or negosyo. Pero pinapaalalahanan ka ng mga cards na maging makatwiran sa mga decisions mo. Huwag mong hayaan na yung emosyon mo ang mag-control sa iyo. Pareho kayo ng person mo na nauuna yung emosyon kesa sa isip. Pero sa sitwasyon mo, nagtiis ka naman umunawa ka naman sa situation. Yun nga lang yung hindi napansin ng person mo sa effort mo. Yung sitwasyon lang kasi niya yung nakikita niya. Sa financial, ang advice ng mga cards, i-budget mo ng tama at saka konting pasensya kung merong delay na nangyayari patungkol sa financial. Mag-ingat din sa person na hindi niya tutuparin yung pinangako niya sa yung financial or hindi ka niya tutulungan kahit na meron siyang financial. Single ka man or nasa relationship, ibibigay ng universe yung nararapat na para sa iyo patungkol sa love. Itong The Fool na card ang nagsasabi na mag-ingat sa bawat desisyon na gagawin. Naka-apat na cards ka na. Huwag ka rin masyadong umasa sa mga nasasabi sa iyo para hindi ka masyadong masaktan. Naka-dalawang cards ka na. May oportunidad na darating sa iyo pero huwag kang mag-expect ng mas malaki. Sumunod ka sa daloy or tinatakbo ng buhay mo. Wala na ring takot na namumuo sa isip mo, naging confident ka na. At kung magta-travel ka man or mamamasyal, matutuloy na ito. Ang ilan na nasa relationship, malamig kayo sa isa't isa ng person mo. Kasi ayaw mong mas lumala pa yung nangyayaring problema sa relasyon. At para sa ilang single, magkakaroon ka ng bagong karelasyon pero kilalanin mo yung person.
Kasi sasabihin niya sa iyo na wala na siyang karelasyon, pero ang totoo, hindi pa tapos yung relationship niya sa naunang karelasyon. Kasi ayaw nang idetalye ng person kung ano yung nangyari sa buhay niya. Kaya mas maigi na ikaw mismo yung magkumpirma. Na malinis yung papasukin mo na bagong relasyon. 9 of Wands, Ace of Wands at the Empress. Sa mga cards na ito ipinapakita na matagal ka na nakikipaglaban sa mga hadlang sa buhay mo. At ito na yung final. Ma-achieve mo na kung ano yung gusto mo mangyari talaga sa buhay mo. Kaya i-manifest mo or isipin mo, sabi mo sa sarili mo na magtatagumpay ka at mapagtatagumpayan mo yung mga goals mo. At saka base sa mga cards, mas magkakaroon ka na ng payapa na buhay. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay nagkaroon ng improvement, recovery. At dahil sa chance na ito, ay mas pinili mo na maging healthy yung lifestyle mo. At saka pinapakita na rin dito yung pagpapahalaga sa sarili na bibigyan mo ng time na makapag-relax yung katawan mo. Para naman sa ilang single, hindi naman palaging fail ang mararanasan mo sa love kasi magkakaroon ka rin naman na exciting na relasyon. Ang kailangan ay yung maipagpatuloy mo kung ano yung gusto mo na relasyon. Kasi merong potential person na siya ang mauunang mai-in love sa iyo. Naka-apat na cards ka na para sa mga ilan na nasa relationship na ipinaglaban mo yung relasyon niya ng person mo. Kaya mas sinunod mo kung ano yung tingin mong mas makakabuti para sa iyo or para sa relasyon niya ng person mo. Merong person na nagkahiwalay na pero meron pa rin relasyon na nagpapatuloy. Kasi nalalagpasan mo kung ano man yung mga trials na dumarating sa relasyon niyo ng person mo. Ito naman yung final card. The Wheel of Fortune. Marami ka ng pabor na cards. Naka-apat na cards ka na. Na pabor na kapalaran sa iyo. Kasi nagkaroon ng realization na hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo kung pipigilan mo kung ano yung mga kailangan mangyari. Pero marami ka nang napagdaanan na mahirap na sitwasyon sa buhay mo kaya hindi na bago sa iyo kung ano man yung mga trials na dumarating. Alam mo na kung ano yung sakto or nararapat na gawin sa mga sitwasyon na kinakaharap. Ito naman guys yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Posibleng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Aquarius, Pisces, Taurus, Virgo, Cancer, Gemini, Aries. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. C, O, Q, V, P, R, H, J.